Magandang umaga po sa ating lahat. I-alay natin ang mga intensyon sa banalang misang ito. Para sa karangalan ng San Bartolo ni Apostol, alay ni Sinayda Navarro at pamilya. Para sa kaluluwa ni Jose Canelas, Manoluares at Rosalina de la Peña. Ipanungkoon sa amin ay huwag nililimutin na ang abay huwag apihin at kalaban mo ay matigil sa kanilang panibuin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas loob ka namin tinatawagan, sa ngalan mo, Ama namin banal. Sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupo, upang sa lupaing ipinangako kami makapasok, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamunuan ng mga hukom, nagkaroon ng kagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Juda, na sa sandali mo nang nanirahan sa Moab. Kasama kanyang asawa't dalawang anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moab ito, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman si Mahalon at Kelion. Kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa't ng anak. Nabalitaan ni Noemi na kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos na mabuting ani, kaya tumanda sila ng kanyang mga manunggang na umalis sa Moab. Inalka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Noemi kay Ruth, ang bilas mo ay nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth. Huwag na ninyong hilingin iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan na magiging aking bayan, ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manunggang ng Moabita. Nung dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimula ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalamitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang maasa ang laging Panginoon, panig sa naaapi. Ang Diyos na hukom, may pagkain handa sa nangungugutong. Kaluluwa ko yung purihin ng Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli, paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay ipinataas, ang mga hinirang niya ay nilingat. Kaluluwa ko yung purihin ng Panginoong butihin. Sinasalang-alang ang mga dayuhang sa lupain nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas, pinipigil niya, walang hanggang hari ang Diyos mo poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko yung purihin ng Panginoong butihin.
Aleluya, aleluya. Panginoon, ituro mo na yung landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Seduseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Turo, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Sa Ebanghelyong ating binasa, ngayong umagang ito ay binigay ng Panginoong Jesucristo ang buod at ang dahilan ng lahat ng mga kautusan na ibinibigay sa atin. Ito'y walang iba kundi ang pagmamahal. Una, ang pagmamahal natin sa Diyos, at pangalawa ay ang pagmamahal natin sa ating kapwa, katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ito'y sapagkat lahat ng mga utos na ginawa ng Diyos ay upang mapaihayag natin sa ating ginagawa yung ating desisyon na mahalin ang Diyos at ang ating kapwa. Halimbawa, sa pagsimba natin, halimbawa, kung Linggo, ang ating ginagawang pagsimbang ito ay hindi lamang upang tayo ay makasunod doon sa ikatlong kautusan na kung saan sinasabi tayo ay dapat nangingilin tuwing araw ng Linggo. Manapa ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba ay sapagkat ito yung ating pagkapakita, pagkapahayag sa paggawa ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos, naglalaan tayo ng oras upang tayo ay makapiling niya at makasama niya. Kaya din halimbawa, kung tayo ay tunay na nagmamahal sa Diyos, naglalaan tayo ng panahon para tayo ay manalangin at makipagkaisa sa ating Panginoong Diyos. At yung ating pagmamahal sa Diyos ay hindi lamang hanggang doon sa ating pananalangin, pagsisimba, kundi manapatong pagmamahal natin sa Diyos ay dapat ay ipinapakita natin sa pamamagitan ng pagmamahal natin sa ating kapwa. Sinasabi ng Panginoon sa ibang parte ng mabuting balita na kung tayo ay nagmamahal sa ating kapwa, ay ang ating minamahal din ay ang ating Panginoong Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung ating pagmamahal sa ating Diyos at pagmamahal natin sa ating kapwa. Dahil sa ating pagmamahal sa Diyos ay minamahal natin ang ating kapwa. At ito nga yung ikalawang mahalagang utos, yung tayo ay magmahal ng ating kapwa. Dito sa salitang kapwa ay maaalala natin nung tinanong ang Panginoon, ay sino nga ba ang aking kapwa? Ang sagot ng Panginoon ay lahat. Ito yung parang challenge nitong kautusan na ito ng Panginoon. Sapagkat dito sa kapwa ay hindi mo lang minamahal yung mga taong nagmamahal sa iyo. Sabi ng Panginoon, kung ang minamahal mo lang ay yung mga taong nagmamahal sa iyo, ay anong pinagkaiba mo doon sa mga tao na hindi naniniwala sa Diyos? Kahit yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos ay nagmamahal din sa mga taong nagmamahal sa kanila. Subalit ikaw na sumusunod sa Panginoon, ikaw na Kristiyano, sabi ng Panginoon, ay dapat magmahal sa iyong kapwa. Ibig sabihin ito, kahit yung mga tao na hindi ka minamahal, kahit yung mga tao na hindi gumagawa ng kabutihan sa iyo o gumagawa ng kasamaan sa iyo, ay dapat mo ding minamahal. Ito yung challenge nitong kautusan na ito. Ang mahalin natin kahit yung mga taong para sa atin ay napakahirap mahalin o yung mga taong gumawa sa atin ng masama. Kaya nga sa minsan ito ay panalangin natin na sana nga ay tayo bilang mga pinili ng Diyos, tayo na mga Kristiyano, ay marutong magmahal, una't higit sa lahat, ang mahalin natin ang Diyos,
At sa pamamagitan ng pagmamahal na ito ay mahalin din natin ang ating kapwa. Sana nga sa ating puso ay huwag nating pamayanihin ang galit, ang sama ng loob, kundi ang ating pamayanihin ay ang tunay na pagmamahal, pagmamahal na nag-uunawa, pagmamahal na nagkapatawad sa ating kapwa. Wala tayong pirata para sa protection laban sa COVID-19. Mahabagin at papagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahilop sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Pangayal mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapagilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan at tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang pagliganap nito. Ipapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakunang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malapipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, karatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalan sa karamdaman. Tinataas namin ang mga nagluhusa, makamkanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkampin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Tumulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos, pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen ng Fatima, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Panalangin mo kami. San Rafael at Angel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pablo Unang Ermitanyo. Panalangin mo kami. San Santiago Apostol na aming pag-aaral. Panalangin mo kami. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa libutan, sa iyong magandang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupad mo ng aming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain ibibigay buhay. Puri-puri ang buong may kapal, ngayon at kailan. Dahil sa akot ni Misterio, ay sa Pichyang, ang datis kong sotas, kung may datis ng spagyay, niyatos ay spagyos. Puri-puri ka, Diyos, sa mga lumikha sa sanlibutan, sa iyong magandang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubalad mo ang aming paggawang alat na ito para maginuming ibibigay ng iyong Espiritu. Puri-puri ang pumikapal ngayon at kailan. Sa mga lumikha, nag-uusap kami ng mga kasalanan, kanyang pinagawa ng pagsis, ibilang ang loob, at turuan pa sa mga puso. Lama mi nomine, abinipitate meya, et apetato meyamanda. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangal at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang mahihain ay sa nawang gumanap sa iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang mailaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas.
Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin inyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong katakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na ang mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kalakilaan mo. O sana sa kaitaasan, inagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handa, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Panginoon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan na laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, at ni Buenaventura na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila ay muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis dinisang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Ay pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ang lakas doon. Manamin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Apas sa amin ang kahatian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin, huwag mo kami ipahintulot sa tukso, magyadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalaoban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, kapakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan. Amen. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen. Bigyan tayo ng kapayapaan sa bawat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin na kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na binig. Kawa ni Kristo. Amen. Corpus Christi, gusto rin ang binigatan namin. Pagkain kong ibibigay ay ang sarili kong buhay upang mabuhay ang tanan. Sabi ni Jesus na mahal ko rin siya kayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihan at kapagmahal namin Diyos sa mga anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na pagdiriwang, umayo tayo ng mapayapa. Salamat sa Diyos. Panginoong Maria, napupuno ka ng grasya ang Panginoong Diyos ay sumama sa iyo. Huwag kang pinagpala sa babaeng lahat. Pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin kami makasalanan.